Okay? Pag sinabi nating arrest, mga tol, it is the taking of a person into the custody in order that he or she may be bound to answer for the commission of an offense. Ina-arresto natin. Okay? Kung tayo ay may warrant of arrest. Kasi meron tayong dalawang klase ng arrest. Okay? What is the two form? Ano yung dalawang klase ng arrest or mode of arrest natin? Unang-una, yung tinatawag nating arrest by virtue of warrant and arrest without warrant. Okay? So, laging tinatanong sa amin dati, can a police officer arrest a person without warrant? Okay? Sabi nila, general rule, hindi. Kasi ang kinakailangan, nakaayon nga naman sa ating batas, na kailangan with warrant. Okay, ang pang-aaresto. That is the general rule. Kailangan with warrant. Unless may mga circumstances na present. Okay? Now, sir, let us discuss first yung tinatawag nating arrest by virtue of warrant. Okay, unahin natin yung arrest by warrant. Okay? So, when you say warrant of arrest, it is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines signed by the judge and directed to a peace officer commanding him to take a person into the custody that he may be bound to answer for the commission of an offense. Sino po ang nag-issue nito? Si judge. Okay? Sino ang nag-issue? Si judge. Okay, ano yung basis ni judge para mag-issue ng warrant of arrest? Ano yung basis ni judge? Malay nyo, tanungin kayo, tol. What is the basis of the issuance of warrant of arrest? Ano yung basis? Very good. That is probable cause. The basis of issuance of warrant is probable cause. Mag-i-issue lamang si judge ng warrant of arrest kung merong probable cause. Kung wala, hindi siya mag-i-issue, syempre. Okay? And shall remain valid until the person to be arrested has been arrested or has surrendered. Okay, ano ibig sabihin nito ng pangalawa? Okay, kung tatanungin kayo, tol, is ang warrant of arrest ba ay may validity o wala? Meron ba o wala? Okay? So, yun. Yeah. Tol. If ang tingnan niyo tol yung ano, tingnan niyo tol, yung pangalawa, shall remain valid until the person to be arrested has been arrested or has surrendered. Okay, kung pagbabasihan natin tol yung days, baka kasi sabihin niyo, sir, ang warrant of arrest ay valid lamang ng 10 araw. Sir, nabasa ko yun eh. Valid lang ng 10 araw. Now, ipapaliwanag ko sa inyo mga tol. Okay? With regards to the validity, as long as the validity is concerned, mga tol, pag sinabi nating warrant of arrest, no specific validity. Walang specific validity. Sir, ano yung nabasa kong 10 days? Tol, yung 10 days na sinasabi nyo is that pinagre-report ang peace officer kung bakit hindi niya na-aresto yung isang tao sa loob ng 10 araw. Pinagre-report lamang siya. Okay? Pinagre-report lamang. Okay, hindi naman binovoid yung warrant of arrest. Pinagre-report ka lamang ng 10 araw. Tsaka yan magiging alias warrant of arrest. But as long as, mga tol, as long as, ililinawin ko na sa inyo, as long as the validity is concerned, walang specific validity ang warrant of arrest. Nakalagay dyan, no? Mananatili yung valid unless ma-arresto mo or nag-surrender yung perpetrator or yung person. Ulitin ko, ha? Okay? Walang specific validity. Okay, yung 10 days na sinasabi nyo, pinagre-report lang kung bakit hindi na-aresto sa loob ng 10 araw. Maliwanag na po, yes or no? Yes or no? Maliwanag po. Yes. Okay? So, as long as the validity is concerned, walang specific. Okay? Hindi nyo yan makikita. Okay, next.
Sir, paano naman, sir, kapag wala, kailan ako pwedeng mag-conduct ng warrantless arrest? Okay, under Article 113, Section 5, okay, pwedeng mag-conduct ng warrantless arrest kapag may circumstances na present. At ano yung mga circumstances na yon? Okay? So, tingnan nyo. Okay, ano pang pinagkaiba nila? Mamaya yan. Okay, ano bang pinagkaiba nila? Tingnan mo, ang warrant of arrest, okay, pinag-uutos yan ng court kanino? Kay peace officer lamang. Okay, kapag with warrant, si peace officer lamang dapat ang aaresto sa'yo. Pero kapag sinabi natin, tol, warrantless arrest, anong makikita nyo sa Article 113, Section 5? A peace officer or a private person. Bakit, sir? Okay, kasi meron tayong tinatawag na, nabasa ko kanina, kaya naisingit ko, the citizen's arrest. Okay? Now, sir, kailan ka lang pwedeng mag-conduct ng warrantless arrest o yung tinatawag nyo, tol, na citizen's arrest? Okay? Unang-una, tol, when in his presence the person to be arrested has committed, is actually committing or attempting to commit an offense. Okay? Sa madaling sabi, tol, yan yung sinasabi nyo, caught in the act or in flagrante delicto. Okay? Pangalawa, okay? When an offense has just been committed, tapos na mangyari, and yung ating police officer o yung ating private person ay may probable cause to believe based saan? Sa kanyang personal knowledge na ang isang tao ay nag-commit ng krimen. Okay, siya mismo yung nag-commit based on your personal knowledge. Yan yung tinatawag nating the principle of hot pursuit. Okay, pinapadali lang natin. And pangatlo, kailan? Okay, very good. Di ba may nakatakas, tol, saan? Dun sa NBP, sa National Bilibid Prison, under the maximum security compound. Okay, kapag nakita nyo yung tatlong tumakas na yun, tol, sir, pwede ko po bang arestuhin? Kailangan po bang tumawag pa ako ng police officer? Kung kaya mo namang arestuhin, arestuhin mo. Yes, pwede. Bakit, sir? Kasi pasok yan dito sa warrantless arrest. Okay? Pasok yan dito sa warrantless arrest. Kapag siya ay escapee or fugitive. Okay? So that is warrantless arrest. Okay? So next. Now, ano pa, sir, ang function ng ating mga police officer?